Nasa iyo na lahat eh. Sikat ka, may pera ka, you have connection. Iniisip ko talaga kung ano pa bang kulang sa buhay ko kasi uh-oh, nakuha ko na talaga lahat eh. Akala ko kasi talaga dati, wala na talaga akong mapupuntahan sa buhay ko. Wala akong pangarap sa buhay. Sabi ko nga, ano, may future ba ako? Ano bang ambag ko dito sa mundo? Parang wala ata akong ambag eh. Hindi ako big dreamer. Yan ang problema sa akin, bro. Unang kalaban ko doon is relatives ko, magulang ko. Alright guys, good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito tayo ngayon sa ating podcast studio. Kasama natin ang isa sa mga pinakamalupit, pinakamatindi at pinakasikat na social media influencer. Grabe, pinakasikat. Kala mo naman talaga pinakasikat. Ayan, sa buong mundo ng social media. Ayan, walang iba. Kasama natin. Palakpakan naman natin, guys. Mr. Tim Sawyer himself. Yeah. Thank you. Salamat sa pag-invita sa akin dito, bro. Ayan, so, mga po. So, tatanungin natin siya ng iba't ibang mga topic ngayon. Siyempre, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe and mag-like and also click the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video natin. And this is the first time that I'll do podcast kasi alam nyo naman guys, kagagawa lang ng studio natin. And I'm hoping na maging successful yung journey natin dito. So samahan nyo ako sa lahat ng mga ipapodcast natin. No? So yun, paring team, thank you. Thank you so much. Thank you, salamat. Ayan, so I believe na malayo pa yung pinanggalingan natin. No? So, Cavite pa, galing akong Cavite. Oh yun, from Cavite to QC. So nag-effort talaga siya. No? But anyway... Siyempre, idol kita eh. Oh. Kaya nag-effort ako dito sa show mo kasi sa mga hindi nakakaalam, sobrang idol ko kasi si Raymond, si Boss Raymond. Nakita ko lang yung ano niya sa yung mga business... Business lessons. Oh, mga business lesson mo. Oh. Kaya gusto ko din siya ma-meet sa personal, kaya din ako pumunta dito. Oy, thank you. Thank you so much, ha. Ano ba yan? Totoo ba yan? Totoo yan, ha. Diba, yung first na na-meet kita, pinento ko na, sabi ko, tangina, ito pala, ay, pwede ba magmura dito? Oo, okay lang yan. Chill lang tayo dito. Ito yung nakita ko sa Facebook na, kasi ang hilig ko manood ng mga ganun. Ah, trip mo yung mga, may lesson na mga content. Oh bro, kasi nung kapanahon nang kasing wala pa akong pangarap sa buhay, akala ko kasi talaga dati, wala na talaga akong mapupuntahan sa buhay ko. Kasi dating tambay lang ako eh. Di ba taga Mindanao ka talaga originally? Taga Mindanao, tambay lang. Cagayan de Oro, di ba? Cagayan de Oro. Oo, did you know, ito ngayon ko lang sasabihin na, kaya hindi natin napagkukwentuhan to eh. Na-meet mo na ako dati? Hindi ko alam. Ang dami nagsabi sa akin ng mga tao, na mga nakakakilala sa akin sa Cagayan, na nagkita na raw tayo before. Ah, talaga? Oo. Dati mo na akong na-meet, no? Pero ako, nagtuturo na ako ng business. Okay. No? So, CDO ka ba dati? Or nag-ano ka lang ng CDO? Umiikot ako buong Pilipinas. Kasi yung grupo ko before is nationwide. No? So, I was being one of the top. Pero siyempre, ngayon, nag-matured na tayo sa buhay. So, more on negosyo na talaga yung pinapasok natin. Okay. But anyway, ang pag-uusapan natin ngayon guys is all about social media, no? Maraming hindi nakakaalam na ang pagiging vlogger or content creator way back pa yan nag-umpisa, no? So, isa sa mga pioneer diyan is yung kasama natin ngayon si Idol Tim, no? Kwento mo naman sa akin yung naging journey mo. Paano ka kailan ka nag-umpisa? Paano mo siya ini-start? Hindi naman talaga ako pioneer, ha? Para i-clear ko lang sa mga tao, baka iisipin nila. Ah, isa lang ako sa mga nauna talaga. Pero hindi talaga technically pioneer. Kasi ang mga pioneer talaga, sa YouTube ba to? Mm-hmm. Sa YouTube talaga, as YouTuber, ang alam natin, kilala nating pioneers dito, sila Kuya Gilbert, sila, sino yung magkapatid? Si Moymoy Palaboy. Oo. Sila Kong. Hindi, medyo late na ng konti si Kong. Mas nauna talaga sila Kuya Jobert. Oo. Kuya Jobert, tapos itong si Lloyd Cadena. Ayun. Yan ang mga pioneers ng YouTube. Sa Facebook? Sa Facebook naman, ang mga pioneers dyan, sila kami. Kong, ako, sila Jelay, si Jan, Janet Jelay. Nakalimutan ko na yung iba. Kasi hindi na nag-upload ngayon eh. Uh-oh. Yung iba, inactive na. Pero maraming mga pioneers din dati, mga first batch, second batch, tapos later on na tong lumabas na may revenue na sa
sa social media. Sa panahon kasi namin dati, wala pang revenue dun eh. Oo nga. Pero back then, yun nga, yung pinag-uusapan natin revenue, hindi nyo inisip yung kitaan, tama? Wala, walang kita dati. Bro. Kumbaga, you're just doing it for fun. Oo, tapos ano dati, pag meron kang 100,000 views, oo, viral na yan. Ah, considered as viral na yan? Considered as viral ang 100,000 views dati. Kung nakaka-hit ka ng 100,000 views, sa panahon namin nalaga, yun ang pinaka-viral na. Oh! Sobrang ano na yun. Kung baga nababalita na rin kayo sa mainstream media pag nag 100,000 kayo. Tapos pag nag 1 million views ka dati, ibang usapan na yun. Ibang level ka na yun, nag 1 million ka. Ah, oh. Ganun pala, no? Pero ibig sabihin, syempre, hindi naman instantly na sa unang content na ginawa mo, sa pangalawa, sa pangatlo, umabot ka ng 100,000. Hindi. Nagsimula ako, 300 views lang. Ano-ano yung mga ano mo nun? Ano-ano yung mga content mo nun? Ano ako dati? Viner. Viner. Yan ba yung parang sa, ano, yung dati yung Filipino Vines? Oh, yes. Manager ko yung may-ari ng Filipino Vines. Ah, okay. So, isang group, isang ano kami dati, isang, alam mo ba din pala yung Filipino Vines? Oo. Sila JD. Yun ang manager ko dati. Si JD? Hindi, si, ang nag-handle, ang humahawak ng Filipino Vines dati, si Walter De Vera at si... Si Ian Gasa? Si Ian Gasa, yan ang manager namin dati. Ah, ganon? Oo, manager ko si Ian Gasa dati. Ah, wow ah. Uy, revelation yan guys. Ang lupit pala ni si Ian. Ano? Talaga entrepreneur si Ian. Oo, kasi ano siya eh, tinatawag kasi sila dati na Gazera Media Holdings ang tawag nila dati. Gazera, it means this is Ian Gaza at Walter De Vera. Kaya Gazera. Ah, okay. Tapos, ayun, di ba? Yung kaputukan dati ng Filipino Vines, dyan, yan lang talaga yung pinapanood ng mga tapos, ano, tao before eh. Oo. Ang style ng Filipino Vines dati, sobrang viral sila. Mm-hmm. Sila kasi pinakamalakas na page dati. Yes, nasa 10 million yata sila. Yes, tama yun, tama yun. Nasa 10 million sila, pero walang revenue yung kinikita nila. So, paano sila kumukuha ng revenue doon? Sa sponsors at sa endorsement. Doon sila. Kasi ngayon, meron na eh. Mm-hmm. Dati yung Filipino Vines, naalala ko, marami pang mga hawak ng mga models. Yes, meron. May mga hawak din sila ng mga... Basta kung ano-ano mga eksena yung ginagawa nila sa bar, sa etc. Iba't ibang lugar. Tama, no? Tama. Okay, yun pala yun. So, ikaw, anong taon yun? Anong year? 2016. Okay, so way back 2016, talagang you're into ano lang din. Pero ang content mo, I believe, is more on entertainment lang, no? More entertainment, on skits, no? Skits. Hindi, dati, ganun lang din. Oh, skits, tapos comedy. Yung Day in a Life. Ginawa mo rin ba yung Day in a Life? Yung ano na, yung yun, mga ganun din. 2017 siguro, nag-start ako mag-vlog. Mm-hmm. Kasi sumasabay lang ako sa uso ng... Siyempre, pumutok yung vlogging dati. Yung pagising mo sa umaga, pinapakita mo na ginagawa mo hanggang sa gabi. Oo. Trinay lang din namin, yun. Do you think yung normal na tao, normal na Pilipino... Kung uumpisahan nila kagaya nung pag-umpisa mo dati at uumpisahan nila ngayon, will it still be the same result? Parehas pa rin kaya? Hindi ko alam bro kasi iba ang ano eh. Iba na ngayon at iba dati. Kumbaga iba na yung landscape ng social media content creation ngayon. No? Kasi crowded na tayo ngayon. Oo, saturated. Saturated no? na. So ibig sabihin, kung hindi sila gagawa ng mga... kung ibang content ang gagawin nila, possible na maging relevant sila. Mm-hmm. Pero if gagawin nila yung ginagawa ng mga vlogger before, ng mga pioneer, eh maihirapan silang to catch up. Kung meron sila, pero kung meron silang, I believe kung meron silang itsura, may talent talaga sila, meron talaga silang kayang ipakita na something nakakaiba, something na interesting, possible pa rin, possible, diba? Pero hindi na yung kamukha nung sa inyo talaga na talagang purely skits, purely kayo lang, purely pinapakita nyo lang yung kung ano yung ginagawa nyo, kalokohan nyo, etc. No? Diba? Yes. So at the height of your career as a social media content creator, kasi maraming nakikinig dito sa atin ngayon, no? Especially yung sa mga estudyante ng Viral Influencers Hub, no? Nakikinig sila. At the height of your career, magkano yung kinikita mo? Monthly. Ano, yung ano na? Revenue, yes. Hindi, bali yung kasikatan. Kasikatan, yung peak. Nasa, ano, 8 figures. Kaya, 8 figures. 8 figures talaga. So, ibig sabihin, 1 million pataas yan, guys. Yung mga ganun. Ah, hindi, sorry. Not 1 million. Oh. 8 figure eh. So, nasa 10 million pataas yan. Tama, kasi ang 7 figure is 1 million. Ah, yun ba yun? So, nasa 8 figure ka.
Hindi, kaya mo mag-ipon ng 8 figures. Pero nasa 7 figures lang. Nasa 7 figure, pero accumulated 8 figures. Oh, 8 figures. Yeah. Ayan, so ayaw, na, ayaw niya mag-reveal ng kita. No? Pinapaliit niya eh. Anyway, anyway team, no? So, sa palagay mo, bakit ka sinundan ng mga tao? Bakit ka sinundan? Hindi ko nga din alam eh. Siguro ano lang. Ang dahil ba nakakatawa ka? Hindi, ang strategy ko dati naman sa social media, tinitignan ko lang kung anong gusto ng tao makita nila. Okay, so ibig sabihin, you are mirroring the current issues. So for example, ang nauso dati, kung maalala mo yung mga nanakbo ng paninda doon, ay nanakbo ng mga, ano tag dito? Yung bayanihan, ano ba yun? Yung mga kinuha yung lahat ng paninda doon sa ano? Sa ano yan? What do you call this? Ano yan? O community pantry. Halimbawa, ganon. Gagawa nyo na skit yung ganon. O, pwede. Pwede. O, parang ganon. O. Example ngayon, politics. Gagawa ka ng something na pambasag sa mga trip ng mga nag-aaway. Actually, ano eh. Hindi ako masyadong tumitira pagdating sa politics eh. Takot kami. May dalawa kasi na ayaw kong gawin yung politics tapos religion kasi marami kang kaaway dun pag yun ang tinira mo. Oh, yan. Tatandaan yun, guys, ha? Politics, religion. Para politics and religion. No? Oo, pero yung other, like sabungan, di ba? Yung mga ganyan, yung mga nawawalang sabungero, gagawan nyo ng something yan. Basta anything na relatable, na yung maraming makaka-relate. Oo. Kasi natatandaan ko, ako rin, pagka gumagawa ko ng content team, example, yung about sa Talpak, inabot siya ng more than 4 million views, no? Kasi, relatable siya dahil maraming nalululong sa sugal. For example naman, yung isang content ko about naman doon sa utang, umabot din siya ng 4 million views. Kasi maraming may utang. Maraming may utang, di ba? So, ikaw, paano mo siya kinokonek? Kasi sa akin, more on sinasabi ko yung insights ko, no? Paano mo siya kinokonek? Ganun lang, social issues. Tapos ano, alam mo yung gagawa ka ng something na nakakatawa na pag nakita yung nakita ng tao, o nga, no, ganito din tayo eh, ganyan din tayo. Mm-mm. Kasi kung gagawa ka ng something na hindi naman sila nakaka-relate, paano ka nila magigets? Kaya more on ano talaga sa social issues talaga yung ano. Social issues. Ayan. So dapat relevant, dapat connected sa or nakamirror, nakasalamin sa social issues. Ayan. So yan yung mga pointers natin, no? And of course, syempre, huwag nating kalilimutan, isa sa mga importante rin yung tinatawag natin na story. Story. Di ba? Yes, tama. O, paano ka nag-create ng story? Is it on the spot? Naiisip mo lang? Or paano? Paano mo siya ginagawa? Dati merong, yung ano talaga, yung pick point ko dati, hindi ako gumagawa ng content na hindi siya planado. Okay. So, gabi pala, every night, ano na, nagsusulat na ako anong gagawin ko bukas, the next day. Hindi siya pwede na parang naisip natin ngayon. Yung ngayon lang, ganito gagawin natin. Hindi siya pwede ganun. Kasi kailangan talaga, ano mo eh, kailangan makuha mo talaga yung crowd araw-araw na gagawin mo. Hindi siya pwede na hindi mo i-plano eh. Pero dumating na ako sa point na dahil sa sobrang siguro tagal ko na ginagawa, kaya ko na impromptu na. Mm-mm. Example, ganito, gawin natin yan. Manonood pa lang ng tao kasi ano na nila eh. Alam na nila, manonood pa rin sila. Hindi, tsaka yung ano mo eh, yung kumbaga yung basket mo kasi marami na. Oo, marami na kasi manonood. Oo, marami na kasing yung naka-follow sa'yo, naka-view sa'yo, no? Pero during those time na sobrang haba, kasi from, anong taon nga to? 20, ano, kailan ka nag-start? 2016. From 2016 up to present, dumating sa point na na-burnout ka rin, di ba? Ilang beses na. Oo, kasi syempre minsan, parang gusto ko na lang yung may buhay na lang ako na sarili ko. Tama. Gusto ko na lang, isipin ko na lang yung ano ko, yung pamilya ko, yung et cetera. Yung private life, having a private life. Diba? Pero, syempre hindi mawawala sa isip natin na sa sobrang daming nagfa-follow sa'yo na mga tao, no? Hindi lang naman yan views eh. Hindi lang naman yan following. Tao yun eh, na sumusubaybay sa'yo. Minsan ba dumarating sa point na ayaw mo na pero gagawin mo para sa kanila? Yes. Oo. Ano mo rin yan, marirealize mo. Kanina nga lang eh, na habang nagdadrive ako papunta dito, tapos may gumilid sa akin na kotse, tapos ganun siya. Sabi ko, naiisip ko lang, sabi ko, ito talaga yung mga tao na dahilan kaya
gusto ko pa rin gumawa ng video eh. Kasi ayoko mawala yun eh. Correct. Yung mga ganong pakiramdam na ano, ina-admire ka ng mga tao. Ano pakiramdam ng sikat? Pakiramdam? Masaya, pero pag bago lang, pero pag katagalan, minsan ano na rin. Umay na rin. Umay ka na, parang wala na lang sa'yo. Ayan. So syempre, sa tinagal-tagal, maganda kinita. Anong mga naipundar mo because of social media, ano? Ayan, being a content creator. Naipundar, halos wala masyado eh. Kasi puro lang ako gastos eh. Magastos? Ano ba mga gastos mo? Wala akong masyadong napundar sa sarili ko kasi ano. Siyempre marami akong binubuhay, marami akong wala talaga akong masyadong naiipon. Ilan ba binubuhay mo? Marami sila eh. Kaya wala akong naipundar na ano eh. Wala akong naipundar para sa sarili ko talaga. Ah, okay, okay. Pero if given the chance, no? Given the chance, using your income, yung revenue mo, yung kinikita mo, no? Ano ang gusto mo sanang gawin? Kung bibigyan ka, alimbawa, bigay sa'yo ulit yung kinikita mo ngayon. Sa palagay mo, bigyan kita ng 10 million ngayon. Ano ang gagawin mo? Sa 10 million? Mm-mm. Gagastusin. Gagastusin. Ayan. So that's typical, no, sa mga ano, no, sa mga kababayan natin. Siyempre, masarap gastusin yun eh. Interesado ka ba maging entrepreneur, gawing negosyo? Oo naman. Oo naman. Nag-try ka mag-negosyo? Yes, nag-try na rin ako. Anong negosyo yung trinay mo? Nag-ano ako dati, nag-open ako ng isang printing shop. Mm-mm. Printing shop, lahat ng klaseng printing, piniprint namin, like yung kahit yung mga ano, yung mga glass, kaya namin printingan yun. Mga mug, mag press, lahat ng klaseng press, heat press, anong klase mga press yan. Meron kami dati sticker, yan, gumagawa kami ng mga sticker. Hindi ka nagka, pero nagkaroon ka ng merch. Merch, yun nga yung target namin dati. Uh-oh. Gagawa dapat ako ng merch. Uh-oh. So, doon ko nalaman na, di ba, nung first na nagkakilala tayo, ito kasi, kwento ko lang sa mga tao na first kitang nakilala, may sinabi ka kasi sa akin, sabi niya, bro, pag maggagawa ka ng negosyo, may mga negosyo kasi na gusto mong gawin. Pero may mga negosyo naman na gusto mo, kaya ka nagnegosyo niyan kasi gusto mo. Pero may mga negosyo talaga na yan talaga dapat mong inegosyo. Kahit hindi mo gusto yan, pero kung makita ka ng pera dyan, eh, dapat dun ka. Correct. Huwag ka sa gusto mo lang. Kasi, correct, yun. Kasi eventually, magkakaroon ka ng negosyo na gusto mo kapag kakumita ka na dun sa negosyong hindi mo gusto. Kasi magpo-provide siya ng other opportunity para sa iyo. Kasi the reason why na, alam mo yun, na nagre-reach out din ako sa iyo, kasi nahihinayangan talaga ako sa kinikita ng mga celebrity, ng mga content creator, sa kung saan-saan lang nila ginagastos. Tama, diba? Tama. Na hindi naman forever and ever relevant tayo. Hindi tama, naman tama. Forever and ever sikat tayo, diba? Tama. And those are the reasons why, kumbaga, I keep on reminding people about how to manage your finances wisely, no? Whether you invest it or whether you put it in the bank or whatever. Kasi yung iba, ako marami nagtatanong sa akin, Sir Raymond, gano'n ka ba kayaman? Wala akong bahay. Meron lang ako isang sasakyan. Umuupa pa rin ako ngayon. Okay? Pero, in assets, marami. Liquid, wala. Ibig sabihin, sa laki ng kinikita mo, hindi mo na-enjoy yung pera. Sabi nila, dapat daw ini-enjoy mo yung pera. Iba kasi ang perspective ng ini-enjoy mo yung pera, pero iba yung perspective na i-enjoyin mo yung pera ng mahabang panahon. Magkaiba yun. Diba? Kaya ako, kumbaga, being an entrepreneur, ako, I invest to my people. I provide them opportunities, jobs, business, etc. Kasi gusto ko, hindi lang ako yung umaman. Pati yung mga empleyado ko, umasenso rin sila. Aww. At paano ko magagawa yun kung uunahin ko lagi yung sarili ko? Tama. Diba? So, ganun tayo mag-negosyo. Kaya yan kaya din yun. Kaya nga siguro ako ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin ako mayaman eh. Oo. Kasi palagi mo iniisip yung ibang tao, no? Correct. Diba? Ikaw, yung I'm pretty sure, sa laki ng kinita mo, dami mong tinulungan, dami mong pinamigay. Sobra. Kalalo nung pandemic, grabe. Pero kung ninegosyo mo lang yun, mas natutulungan mo sila hanggang ngayon. No, tama. Nakapagbigay ka sana ng trabaho, nakapagbigay ka ng opportunity. Maraming ways eh. Pero ibig sabihin, ngayon, 'di ba? Ano ang kumbaga greatest lesson ang natutunan mo being a content creator? Kasi nasa iyo na lahat eh. Sikat ka.
may pera ka, you have connections, you have girlfriends, di ba? Di ba? And ano pa ba? Ano pa yung kulang? Mm-mm. Alam mo ba bro, nung nakaraan, yan din ang iniisip ko eh. Mm. Iniisip ko talaga kung ano pa ba ang kulang sa buhay ko kasi ano, nakuha ko na talaga lahat eh. Parang ano, parang yung pangarap ko sa buhay, 3 times ng paulit-ulit na ano sa akin. Mamatay ka, mabuhay ka. Parang 3 times. Sumobra. Oo, sumobra. Alam mo yung nangingika ni God. But dati, ano ba pangarap mo dati? Maano lang kasi ako, hindi ako nangarap ng mataas. Oo. Sabi ko nga dati, di ba, wala akong pangarap sa buhay. Nagsimula ako, wala akong pangarap sa buhay. So, nitong, ito, kukwento ko na lang sa'yo. Ha. Way back 2000, naalala ko ha, 2013. Mm-mm. Wala akong pangarap sa buhay. Wala akong alam na mga... Ano lang gusto mo nun? Wala nga, hindi ko nga alam eh. Sabi ko nga, ano, may future ba ako? Sabi ko, may future ba ako? Una, mga kapatid ko, hindi nakapagtapos sila. Mm-mm. Ako lang hindi nakapagtapos mag-aral. Tapos sabi ko, ano bang ambag ko dito sa mundo? Mm-mm. Parang wala ata akong ambag eh. So, nung 2000... No, naalala ko pala. 2012, nakita ko yung movie na The Secret. Okay. Kay Rhonda Byrne. Oh, tama. The Secret. Tapos, 2009 pala yun. 2009 ko nakita yung The Secret. Mm-mm. Tapos DVD, yung DVD pa na pinanood namin yun. Ano pa yun? Yung... Peke pa yung... Pirated. So, pinanood namin yung tropa ko. Tapos, law of attraction, ganun. Sabi ko, parang ganda nun ha. Try ko kaya gawin yun, ganyan. So, nag-manifest ka? Nag-try ako way back 2009. So, nag-start siya. Eh, syempre, ako naman kasi, hindi ako big dreamer. Yan ang problema sa akin, bro. Wala ka talagang goal. Pag nangangarap ako, iniisip ko, ano bang goal ko? Motor. Ganyan yung una, yung mga hindi big ano dreamer. Lang, mga mababaw lang kunin. Hindi, syempre, sa akin dati, sabi ko, gusto kong magkaroon ng banda. Sana. Banda? Banda, kasi pangarap ko sa amin. Singer ka ba? Nagbabanda, drummer ako bro ng ano. Ang banda dati for 10 years. So matagal na ako musician talaga. Pero pangarap ko na makatugtog kami sa malaking stage. So yun ang chinan mo? Oo, yun ano kami. Nagkatotoo. Nakaano talaga kami, nakatugtog kami sa... So sabi ko, nakatotoo talaga. Saan kayo tumugtog nun? Doon, sa Mindanao lang yun. Sa Mindanao. Okay. So doon ko na ano, sabi ko, baka totoo talaga tong law of attraction. Mm-mm. So way back to 2013. Mm-mm. Meron kang dream board, gumawa ka ng dream board. Gumawa ako, kompleto. So kasama yung concert, nandun. Okay. Ano pa nakalagay doon sa dream board? Tapos meron akong ano dati, goal, nag-ano ako ng mga goal ko dati. Yung mga, ang tawag nito, yung bucket list. Uh-huh. Trinay ko din yan. So noong 2013, naalala ko 2013, sinulat ko, sabi ko, magde-deactivate ako sa social media. Mm-mm. Magde-deactivate ako sa social media kasi gagawa ako ng pangalan ko. So, nag-iisip gagawa ako. Ka ng pangalan mo sa social media? Sisikat. Sisikat ka, okay. Pero nag-deactivate ako, ha. It means kailangan ko muna mag-aral. So nag-aral ako. Uh-huh. So ano ako, professional ano ako, nag-masteral ako sa YouTube University talaga. So, aral ka sa YouTube? Nag-aral ako sa YouTube. So, dun ko na-explore yung mga different kinds of mga, ano, yung mga... Content? Hindi, yung mga teacher. Uh-huh. Yung mga nagtuturo ng mga motivator. Sila Bob Proctor, sila Jack Canfield, Tony Robbins, sila Les Brown. Si Jack Canfield ang pinaka-isa sa mga pinaka-gusto kong motivator. Meron akong libro dyan ni Jack Canfield na may pirma niya. Ah, talaga? Na nakapangalan sa akin. Angas! Angas nun. De, sige, tuloy mo yung kwento mo. Tapos... Pinag-aralan ko din dati sila Robert Kiyosaki. Mm-mm. Idol yun eh. Di ba pagdating sa business, magaling sila Robert Kiyosaki. Mm-mm. Tapos pagdating naman sa mga ano, yan, sila Jack Ma. Pero si Jack Ma kasi medyo late na siyang lumabas eh. Ang mga dati talaga, meron na mga dating mga great teacher dati. Na ayan, sila Brian Tracy, yun, Brian sila Sig Siglar. Yes. Mga ganyan. Oo. So, nung nag-aral ako, pinag-aralan ko yung mga ganun, umiba yung ano ko, mindset ko sa buhay. So, nagkaroon ka ng direksyon? Yes, nagkaroon ng direksyon. Nag-umpisa kay Rhonda Byrne, Law of Attraction, nag-aral ka na ngayon. Yes. So, nagkaroon ngayon ng path yung buhay mo. Yes, totoo. Ito yung gusto kong gawin. Yes. Okay, and then? Tapos, yun nga, nagbumuo ako, sabi ko, gagawa ako ng ano, na Tim Sawyer, ganyan. Pero nag-start ako, hindi vlog. Ano ako dati? Sobrang kilala ako na ano, event organizer sa lugar namin, sa Mindanao. Mm-hmm.
So nag-i-event ako ng mga malalaking events doon, yung mga rave party. So nasa party scenes talaga ako si ever since. Doon nagsimula ang Team Sawyer sa party scenes. Mm-hmm. Hindi as being vlogger. So naisipan ko lang gumawa ng video nung time na may nakita lang ako sa Facebook na uy, okay to, nagba-viral ah. Sabi ko, diba syempre, pag may nakita ka, imposible hindi mo rin kayang gawin eh. Oo, kumbaga naging benchmark mo. Oo, pag maiisip mo, kaya kong gawin yan, gagawin ko din yan. Diyan lang na nag-startan eh, kaya kong gagawin yan. Kung nagawa niya, imposible di ko kaya magawa. Correct. So ginawa ko siya, tapos yun, nag-start ako sa Mindanao, na gumagawa ako ng video dun. Oo. Tapos ang ginawa ko, ito yung strategy ito dati bro. Nung time na wala pa akong pera bro, may ano ako dati, may parang yung kung ano yung sinasahod ko lang sa pag-i-event organizer, magkano lang naman yun, mga libo-libo, mga 3,000, kinikita ko lang. Wala akong pera talaga. As in, ano lang ako, tambay ako dati. Iniisip ko, once na may 3,000 pesos ako, example, meron akong 3,000 pesos ngayon. Meron akong dalawang choice. Ano ko gagamitin yung pera ko? Una, bibili ka bagong sapatos, damit. Mm-mm. Yan, sakto lang yan, 3K para sa mga bagets. Pasok na yan. Sapatos, damit, tsaka pantalon. Araw, may Chuck Taylor ka na yan. Sa 3,000 tsaka may damit ka na yan, di ba? Pero, sabi ko, pag andito na sa akin yung gamit ko, anong value nun? O siguro, ang pogi ko, kasi bago yung mga damit ko. Kaso, hindi siya ano eh. Hindi siya magandang investment eh. Sabi ko, paano ko i-invest? So, ginagawa ko dati, yung 3,000 ko, ginagastos ko yun para makagawa ko ng quality video. So, dati, may cellphone ako. Siyempre, pinag-ipunan ko. Anong cellphone? iPhone 5S. Doon ako nagsimula, bro. Malino na yun. Okay na yun. So, sabi ko, ang daming gumagawa ng video sa Facebook, nakikita ko. Kaso, pangit yung mga ginagawa nila. Hindi katulad nung sa Amerika, nasa parang hotel sila. Mm-mm. Parang alam mo yung ano, parang may production. May production. Tapos may mga partner nila, mga sexy, mga model. Uh-oh. Sabi ko, ba't dito sa Pilipinas walang gumagawa ng ganun? Mm. Kasi, oo, may nagba-viral dito, pero mga badu yung video nila, nasa bahay lang. Minsan gumagamit lang sila yung mga cellphone na mumurahin. Tapos, basta, importante lang, nakakatawa sila. Uh-oh. Pero hindi quality yung video nila. Doon ako na hindi, dapat kailangan, kung gagawa ka ng video, quality. Dapat nila makita na ano. So yung 3,000 ko, ano ko ginagawa yun? Eh, ang dami kong mga kilala mo, kasi event organizer ako. Ang dami kong mga kilala mga model. So ginagawa ko, syempre hindi ko naman sila kaya bigyan ng TF. Nasabihin ko sa kanila, uy, gusto nyo bang magkape sa ano? Ayan, ganyan. Ayan. Gusto nyo bang kumain sa ano? Libre ko kayo. Ayan. So papayag, syempre libre. Kape-kape lang. Kape-kape lang. Tapos during dun sa coffee shop, gagawa kami ng video doon. Hindi nila alam. Ah, so yung mga unang naging content mo, sa coffee shop ka nagshoot? Mostly sa coffee shop. Minsan din, pag sabihin ko lang, dito lang kami banda sa gilid ng ano. Ganun lang. Tapos ano? Cellphone lang. Tapos gagawa kami. Siyempre, maganda yung setup kasi minsan, may times naman, nag-check-in ako sa isang magandang hotel. Mm-mm. So, dun sa mga poolside. So, it means maganda na yung production. Mga production. So, nakikita ng tao, uy, grabe to ah. Effort siya. Effort siya. Kasi ikumpara mo sa iba, walang effort yung mga video na ginagawa nila. So, doon ako hanggang sa napansin ako, umabot na pala yung mga video ko sa Manila. Pero marami pa rin akong, ano, bro, marami akong kalaban doon. Unang kalaban ko doon sa ganun is relatives ko, magulang ko. Wala silang bilib sa akin. Ayaw nila yung ginagawa mo? Ayaw nila ginagawa ko kasi wala naman daw akong kinikita pera dyan. Which is true. Totoo naman. Wala naman talaga akong kinikita pera dati. Pero sinabi ko sa kanila, hindi ma, hintayin nyo lang. Kasi itong ginagawa ko, magandang investment. Kasi sabi kasi ni Jim Rohn, Sabi niya na ang pinakamagandang investment sa isang business is mag-invest ka sa sarili mo. Correct. Diba? Yes. Diba, ang pinakamagandang investment sa lahat, mag-invest ka sa sarili mo. Kasi kung may value ka, susunod lahat ng pera sa'yo. Yes, you can attract people, attract opportunity. Oh. Kasi kukumpara mo, example lang, si Vice Ganda. Hindi ko, pero before ako magsalita dito, hindi ko po nilulook down ang mga nagtatrabaho sa Jollibee. Correct. Di po na, wala po tayong nilulook down na tao dito. Sinasabi ko lang yung point ko dito.
Pero ako, idol ko yung mga, ano nung mga nagsisimula. Siyempre ako, dati ha, nagsimula din ako, nag-waiter din ako dati. Mm, mm. Pero ikukumpara mo lang, kung ikaw, nagtatrabaho ka sa Jollibee, tapos ikukumpara kay Vice Ganda, bakit magkaiba yung sweldo nilang dalawa? Kasi because of the value. Correct. Of the person. Kaya nga, si Vice Ganda, kaya niyang maniningil ng 700,000, pupunta lang siya sa isang appearance lang. Because may value siya sa sarili niya. Oo. Pag yung ordinaryong empleyado, wala. Oh, wala silang ano eh. So ang tawag diyan is yung personality na personality value nung mm-hmm. tao. Kasi nag-i-increase ang value ng isang tao. Syempre number one, kapag ka meron siyang value. Ibig may sabihin, value nga siya. Pagpupunta importanteng siya sa isang lugar is possible na makadagdag ng additional value sa kumpanya nila, additional value sa grupo nila, additional value sa specific na tao. Kaya their mere presence may halaga talaga. Yes. Okay, ganun yung mga celebrity. Now, yung typical na tao kasi, may value naman sila. Ang value naman nila is about their time naman. Time. Oo, na magbibigay sila ng oras and effort in exchange of this much. No? Pero but the question is, ito nga yung mahalagang tanong eh. Bakit ako nagtatrabaho 8 hours to 10 hours a day. Pagod na pagod ako. No? Hirap na hirap ako. Ito lang ang sweldo ko. Mm. Bakit yung ibang tao, dahil basikat sila, dahil ano, pupunta lang sila, nandyan lang sila, malaki na kagad yung income. Hindi nila nakikita na yung binild nung tao na yon bago siya nagkaroon ng ganong value, eh napakahirap. Yes, tama. At maraming tao ang ayaw daanan yung daan na yon. Especially sa mga content creator, ha. Ayaw nyo yung daan, gusto nyo mag-shortcut, gusto nyo sikat kayo kagad. Hindi. Kailangan daanan nyo. Kumbaga, you have to learn it the hard way. Yes. If you want to be relevant long term. Yes. No? Yun yung nangyari kay, maybe nangyari kay Vice Ganda na talagang pinaghirapan niya. Mm. Nag-umpisa siya sa comedy bar. And then, talagang Ginapang niya talaga. Ginapang niya kasi talaga. Di ba? Just like Willie Revillame eh. Yes. Nag-umpisa siya drummer. Di ba? Extra, co-host, hanggang sa nagkaroon siya ng show nila. Ang nakikita kasi ng tao yung ngayon na lang eh. Ay, kumikita ng 4 million, bakit naman ako 10,000 lang sahod ko isang buwan? Kasi pinaghirapan ng tao yun. No. Ngayon, ang tanong, lahat ba tayo is pwedeng magkaganon? Depende kung saan ang direksyon ng isip ninyo. Yes, kaya ako naniniwala ako doon sa kwento mo. Totoo yun. Tapos yun nga, nag-invest ako ng Sa sarili ko. Mm-hmm. Kasi, although na yung iba, ay hindi sila naniniwala sa akin na wala ka naman ano eh. Totoo talaga yung bro, maraming magdi-discourage sa'yo. Ay, talaga marami. Unang number one talaga, ano, magulang. Mga relatives mo, sasabihin, dapat mag-aral ka. Correct. Kaya mo, nakagraduate na si ano, ganyan. Tapos ikaw ba, ito? Eh, ayaw ikaw ba yung aral ano, eh. Ikaw ba yung butaw sa pamilya niyo? ikaw yung tipo ng member ng family na, yung anak ko na yan? Oh, okay na yan, na ganyan. Wala man natin sa isip-isip nila. Tama. Ikaw ba yung ganon? Ako yung butaw sa pamilya. Ako yung, kasi mga kapatid ko, tatalino eh. Tapos, ano sila? Sobrang idol ko sila kasi nagsisikap talaga sila mag-aral. Oo. Kaya wala akong shit sa mga tao na nagsusumikap mag-aral na mabuti kasi nakita ko sa mga kapatid ko yun. Mm-mm. Kaso nga lang, itong ang kapatid nila na butal, hindi ganon yung mindset ko kasi may sarili akong mundo eh. Bata pa lang ako. Saka weird na tao. Hindi naman ako typical na weird, pero ano ako, pag once na may gusto ako. Gusto mo? Gusto ko talaga yun. Hindi po pwedeng hindi. Tatalunin kita pag gusto ko yung isang bagay. Yan. Ooh. Example, sasabihin mong mindset na mga ano yan, by the way guys ha. Yung sinabi ni Tim, mindset ng mga successful na tao yan. Mindset ng mga successful na tao yan. Yung hindi sila papayag na may gusto sila pero hindi nila makukuha. Mindset ng mga successful na tao yan. Tama. Okay, sige, tuloy. Tama. Okay. Hindi ganun kasi mindset ko. Parang ano talaga ako, gigil ako. Pag once na may gusto akong kunin. Kasi nung nagsisimula ako sa social media, hindi ko din alam paano ako mag-viral eh. Mm. Wala talaga akong idea. Sabi ko, paano ba? Ano ba? Ano? Basta't inumpisahan mo lang. Basta nang alam mo, uumpisahan ko to, gagalingan ko, pag-uusayan ko, tatalunin ko yung mga gumagawa ng content. Oo. Yun ang mindset mo. Kasi mag-ano ka eh, if you figure out man. Kasi pagdatingin kasi sa success, madali lang daw talaga ang answer ng tanong mo. Every question daw,
madali lang daw. Ito ha, na-figure out ko din to sa best friend ko dati. Nung time na nagkwento kasi yung best friend ko sa akin, alam mo ba, lahat ng tanong mo sa buhay, madali lang talaga yung answer nun. Correct. Kaso nga lang, ang pinakamahirap lang ang paghanap ng answer. Oo nga. Kasi ito ha, example lang, one time may nadaanan kami sa lugar namin, may pera 100 pesos na hulog sa kanal. Mm. Tapos parang may screen. Mm. Tapos ang daming gustong kumuha nung ano, ang daming nag-attempt na kunin yung 100 malupit pesos. Malupit siya kwento na yan. Oh. Alam mo yun? Sige, tuloy mo. Alam mo yung kwento mo, na yun, yung nahulog? Being nasa scene, sikat na sikat, as a content creator, marami kang natutulungan, marami kang girlfriend, nandun ka na sa talagang, ano pa ba?